Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita! Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko, mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Patid kong hindi ako nagpapatibok ng puso mo, subalit ako sa iyo ay patuloy na nagsusumamo. Ang pag-ibig kong ito na hindi mo pansin, sana'y pagkukulan ng kahit konting pagtingin. Bagamat ang turing mo sa akin ay isa lang kaibigan, pakiusap, maaari mo ba akong mahalin kahit kunwari man lang? Kahit kunwari man lang. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Sa linggong ito, sisimulan natin ang tampok na kasaysayan na hango sa liham na padala ng isa nating tagapakinig mula sa Deparo, Caloocan City, at siya nagpatago sa pangalang Francis. Kahit kunwari man lang. Dear Mr. Romantiko, gusto kong umpisahan ang aking liham sa katanungang paano ba ang lumimot? Paano ko pipigilan ang aking pusong patuloy na tumitibok sa isang babaeng pagmamay-ari na ng iba? Kung bakit ko nasabi ang mga ito ay sa kadahilan ng hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang aking damdaming labis na nasaktan at tila ba hindi kayang hilumin ng panahon ang sugat sa aking dibdib na sanhi ng aking mapait na kahapon. Di naman kita sinasadyang masyaktan. O ano? Bakit parang bigla ka natigilan? Napabuntong hininga ka pa. Ano ba talaga sasabihin mo? Hindi ko kasi alam kung paano kung umpisahan. O sige, tatanungin na lang kita. Ano ba yan? Good news o bad news? Pareho. Labo mo naman, Jessica. Hindi kita maintindihan. Pwede ba sabihin mo na? Kinakabahan tuloy ako eh. Tibali na lang kaya. Sa ibang araw na lang. Lalo mo naman akong pinapag-isip eh. Sorry, Francis. Pero parang hindi ko kayang sabihin. Ako, nabibisit na ako sa iyo ha. Kapag hindi mo sinabi, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Ay, grabe siya. Oh, ako pa ngayon ang grabe. Para mo na nga akong pinapatay sa suspense eh. Kaya bibigyan kita ng isang minuto para makapag-isip. At kapag hindi ka nagsalita, iwanan na kita rito. Oh, okay na. Sasabihin ko na. Sige, musyanta ka at makikinig ako. Sige. Kung ko si Francis si Peter, uuwi na siya. Kailan? Next week na. At pag-uusapan na namin yung kasal namin. Tama ka. Good news and bad news nga yun. Good news para sa'yo at bad news naman para sa akin. Sa katunayan, yun ang marahil ang pinakamasamang balitang narinig ko sa buong buhay ko. I'm sorry, Francis. Wala alam kang kasalanan. Kaya huwag kang mag-sorry. Sige, I wish you all the best. Teka, sandali. Saan ka pupunta? Hoy! Ano ba? Teka! Sandali naman, wag mo ko iwan dito. Bakit sandali lang sabi. Bitiwan mo nga ako. Ano ka ba naman? Galit ka ba? Wala akong karapatang magalit. Eh, bakit ka nag-walk out? Gusto ko mapag-isa, kaya iwan mo na ako. Pero Francis, ano ba?
Di ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, iwan mo na ako. Sorry na talaga. Hindi ko naman gustong saktan ka eh. From the start, alam mo naman, hindi ba? Oo, naiintindihan ko. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Eh, bakit galit ka? Hindi ako galit. Ang kulit mo naman eh. Kaya ba't mo ako sinisigawan? Ang kulit mo kasi. Sabi ko naman sa'yo, iwan mo muna ako. Mahirap bang intindihin yun? Okay, fine. Sige na! Sinabi mo eh, oh, sorry na ulit. Huwag ko namang darating ang time na ito eh. Noong pa man, inihanda ko ng sarili ko. Pero bakit ganun? Ang hirap tanggapin. Ba't kung sinong mahal ko, may mahal ng iba. Kaya siguro ngayon pa lang pag-aaralan na kitang kalimutan. Pero paano yun, Jessica? Paano kung gagawin yun? Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, matagal na kami magkaibigan ni Jessica. Sa katunayan ay itinuring ko na siyang best friend at kayo din naman siya sa akin. At sa paglipas ng panahon ay natutuhan ko siyang mahalin, subalit hindi nagpanagpo ang aming mga damdamin dahil naligaw ang kanyang puso at tumahak sa ibang direksyon. Oh, Jessica, kumusta yung pag-uusap nyo? Nasabi mo na ba sa kanya? Oo. O anong naging reaction niya? Eh, syempre, nasaktan siya. Tapos nag-walk out. Tapos sinabol mo. Pero hindi nagpapigil at nagtalo kayo. Galing ah. Paano mo nalaman? Ilang beses ko nang napanood ang ganong eksena sa mga paborito kong Korean novela. Kadalasan, hindi yun happy ending. Huwag naman sanang mangyari yan sa aking love life. Sa'yo malamang, happy ending. Pero kay Francis, masaklap yun. Eh, hindi ko naman ginusto yun eh. Pero ganun talaga. At wala na akong magagawa. Nakakarami ka na. Oo. Eh, parang tubig lang kung inumin mo ang beer. Ah, nasa kondisyon lang po ako, Uncle Victor. Huwag mo masyadong damdamin ang pangyayari. Kung hindi para sa'yo, eh di tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib. Tanggap ko na po kahit noon pa. Pero, bakit po ganun? Sakit pa rin eh. Sobrang sakit. Siyempre, masakit. At naiintindihan kita dahil ilang beses ko na yung pinagdaanan. Uncle, ano po bang dapat kong gawin? Wala. Wala kang ibang magagawa kung hindi hayaan mangyari kung anong nakatakda. Oo, masakit. Pero ang kirot at habde, lilipas din. Para lang isang sasakyang dadaan sa iyong harapan. Nasabi mo na ba kay Papa? Hindi pa. Kailangan muna namin magkausap ni Peter. Sigurado ka na ba sa Peter na yan? Hindi pa kayo nakikita, di ba? Oo. Pero mahigit na 4 na taon na kami magkakilala. Kahit na. Hindi mo alam kung binata pa nga siya. Kuya Edwin, magkaibigan din naman kayo sa Facebook, di ba? At ikaw na rin ang nagsabing nakaka-chat din kayo paminsan-minsan. Oo, pero hindi pa rin lubos ang tiwala ko sa kanya. Kaya kakausapin ko siya ng masinsinan pagkarating niya rito sa Pilipinas. Sure, kuya. At kapag nakakilala kayo ng lubusan, mawawala ang lahat ng iyong pagdududa.
DZRH. Romantiko. Kahit kunwari man lang. Mr. Romantiko, wala kaming inililihim sa isa't isa ni Cheska. Kaya batid ko mga nangyayari sa kanya. At kampante ko dahil nasa Australia ang kanyang boyfriend. At ang pag-uwi ni Peter ang sanghudyat na malapit nang maglaho ang aking aandap-andap na pag-asa. Tuluyan na nga sigurong malilibing sa hukay ang aking puso. Matagal nang namatay. Huwag kang mag-alala, Francis. Wala pang kasiguruhan yun. Edwin, kilala ko si Cheska nang higit pa sa pagkakakilala mo sa kanya. Kaya alam ko kung galing niya kamahal si Peter. Ang pangalan ng mapalad na lalaking yon na bukang bibig ng iyong kapatid. Sabi ko naman sa'yo, akong bahala. Hindi maganda ang kutob ko sa kumag na yun eh. Hindi pa tapos ang laban, Bayaw. Kaya huwag ka munang susuko. Sinong nagsabing susuko ako? Hanggat nananatiling dalaga si Cheska, hindi ako mawawala ng pag-asa. Ganyan nga, Bayaw. Laban lang. Kikilatayisin kong mabuti yung Peter na yun eh. At kapag may nakita ko kahit konting butas laban sa kanya, sisiguruhin kong sa kangkungan siya pupulutin. Mr. Romantiko. Sandihin mong pagtingin sa'yo. Dear Mr. Romantiko, walang pagsidlan sa galak ang aking puso nang pumayag na maging girlfriend ko si Cheska kahit kunwari man lang. Hindi ko alam kung paano ko nga ba iinumin ang peking alak ng pag-ibig. Batid kong posibleng hindi maganda ang maging epekto noon sa akin. Subalit, sisikapin ko pa rin magpakalango at magpakalasing sa isang huwad na pagmamahal. Di naman kita sinasadyang masyaktan. Salamat, Cheska. Maraming salamat. Saka ka nalang magpasalamat kapag naging totoo na ang lahat. Oh, doon din naman tayo pupunta balang araw. Hindi ko alam, Francis. Kaya huwag ka munang umasa dahil wala akong maipapangako sa'yo. Isa naman ang hinihiling ko, Cheska. Isa lang yun. Sikapin mo at pag-aralan mo akong mahalin. Okay. I will try my best. Pero gaya ng nasabi ko, hindi kita mabibigyan ng garantiya. Walang problema. Alam ko naman kung anong pinasok ko eh. Ang importante sa akin ay nabigyan mo ako ng pagkakataong maipadama sa iyong aking pagmamahal. Pagmamahal na hindi ko kayang suklian. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako magiging demanding. Hindi naman ako mahirap kausap, Francis. I will cooperate sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan. Katulad ng ano? Ikaw, ano bang gusto mo? Okay, sinabi mo eh. May hihilingin sana ako sa'yo. Sige, sabihin mo. At kung kaya kong ibigay, why not? Pwede ko bang mahawakan ng iyong mga kamay? Sige. Pero hanggang holding hands lang muna tayo, ha? O, halika. Maglakad tayo dito sa gilid ng dagat. Hindi ko makapaniwala, Cheska. Pakiramdam ko, ulap ang ating nilalakaran dahil hawak kong iyong mga kamay. Exaggerated ka talaga, hindi, Francis. Yung totoong nararamdaman ko. At kung sakali mang panaginip lang ang lahat ng ito, ayoko nang magising. Minsan ko na rin nasabi yan sa aking sarili. Pero ang aking magandang panaginip ay unti-unting nagiging isang malagim na bangungot. Kaya nga, gumising ka na, Cheska. At sa iyong muling pagtulog, ay ako nang makakasama mo sa iyong panaginip. At tutulungan kitang matupad ang iyong mga pangarap. Yes! Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang saya-saya ko talaga. E di lalo na siguro kung totoong relasyon namin. Pero okay lang. Hindi ko na pakakawala ng pagkakataong ito. Dahil palang araw, magiging totoong lahat
at matatapos din ang aming pagkukunwari. Talaga lang, ha? Tunay na ba yan? Ano bang klaseng tanong yan? Kunwari nga lang, eh. Oo nga. Pero ano bang naramdaman mo? Meron bang kakaibang kilig? Wala lang. Katulad pa rin ng dati. Ang ipinagkaiba lang, eh, magka-holding hands kaming naglalakad. Oo, kung may holding hands, malamang meron ding kiss. Wala, oh. No way. Siyempre, nakareserba pa rin kay Peter ang aking first kiss. Naku! Hanggang ngayon ba naman, umaasa ka pa rin na magkikita kayo ni Peter? Ginagawa mo lang atang panakip-butas si Francis. Eh, yun naman mismo ang gusto niya mangyari, eh. Umayon lang ako sa kanyang proposal. Pero kahit pa paano, ha? Committed ka pa rin sa kanya. Okay lang. Willing naman ako mag-exert ng effort. Malay natin, baka nga sakaling makalimutan ko si Peter. Ano? Umaasa ka pa rin magkikita kayo ni Peter. Tapos, nagbabaka sakali kang makakalimutan mo siya? Ay, ang labo mo naman, Cheska. Hindi. Ganito kasi yun. Patuloy na lumalaban at umaasa ang puso ko. Pero gusto nang sumuko ng isip ko. Nakakapagod din kaya maghintay sa walang kasiguruhan. Mr. Romantiko. Kahit kunwari man lang. Mr. Romantiko, batid kong hindi ganun kadali ang lahat. Makipot at bako-bakong landas na aking tatahakin. Subalit hindi ko yun alintana. Gagawin ko lahat upang tuluyang maangkin ang pag-ibig ni Jessica. Ipubus ko ang buo kong lakas kahit pa maubos ang aking pawis at luha. Lalaban ako hanggang sa kahuli-hulihang hibla ng aking hininga. Ay, mukhang ganado kang kumain, ha? Ah. Oo nga, Francis. Naninibago ako sa'yo. Masarap lang po kasi itong ulam, Uncle. Yan din kaya ang ulam natin noong isang araw. May kakaiba talagang nangyayari sa'yo, Francis. Nay. Ay, dahil kakaiba rin ang iyong aura. Nagniningning ang kislap ng iyong mga mata. Masaya lang po ako, Nay. Abay, mukhang totoo na nga ang kutub ko. Nagkakamabutihan na kay ni Cheska. Wah, ayos yan, Francis. Kaya huwag mo nang hahayaang makahulagpos pa ang magandang pagkakataong hawak mo sa iyong mga kamay. Jessica, baka naman paaasahin mo lang sa wala si Francis. Wala akong ipinangako sa kanya, kuya. Kaya wala rin siyang dapat asahan sa akin. Kung ganun, paninindigan mo talagang kunwari lang ang lahat? Hindi ko rin alam, Kuya Edwin. Kaya nga ipinauubaya ko na lang sa tadhana kung ano mangyayari. Pero kung ikaw ang tatanungin, may pag-asa bang maging totoo ang inyong relasyon? Gaya nga ng nasabi ko, hindi ko alam. Posibleng oo, posible ring hindi. Pwede mong tiyakin kung gugustuhin mo. Kuya, walang bagay na tiyak dito sa mundo. Hindi mo nga alam kung pagtulog mo ngayon, siguradong magigising ka pa kinabukasan. Basta ako, meron ako natitiyak. Hindi nalilitaw si Peter. Kaya kalimutan mo na siya. Ano sa tingin mo, Irene? Meron bang chance na maging totoong aming pagkukunwari? Depende. Depende saan? Sa maraming bagay. Pero sa tingin ko, ang malaking factor si Peter. Paano mo nasabi yan?
Simple lang, Francis. Malaki ang chance mo kapag nawala na ng tuluyan si Peter. Pero kapag bigla siyang sumulpot, eh di tapos ang boxing. Sigurado, knockout ka. Mr. Romantiko. Kahit kunwari man lang. Tamang kaibigan ni Cheska, Mr. Romantiko. Marahil, nakasalalay kay Peter ang aking kapalaran. Kaya ang aking dalangin ay mawala na siya ng tuluyan. At kapag nangyari yon, doon palang mapapanatag ang aking kalooban. Happy Mansory! Ano? Mansory ba natin ngayon? Ano ka ba? Bilis mo namang nakalimot. Pasensya ka na. Hindi kasi ako aware na nakaisang buwan na pala tayo. Okay lang yun. Siya nga pala, pagpasensya mo ng munti kong regalo sa'yo. Ito. Greeting card? Hindi basta greeting card yan. Special yan. Sige, buksan mo na. Hindi ko na idinikit yung sobre para mabuksan mo ng maayos. Okay. Bubuksan ko na. Wow! Ang galing ng cover. Very artistic ka pala. Sandali, titignan ko yung nakasulat. Ba? Ibang klase ah. Ang ganda. Halatang nag-effort ka talaga ng gusto. Ganun talaga pag mahal mong isang tao. Paglalaanan mo talaga ng panahon at pagod at higit sa lahat, hindi mo makakalimutan ang mga espesyal na okasyon. Nangonsensya ka pa. Eh. Okay, sige na. Guilty na ako. Sorry na po. O ano bang gusto mong gawin ko para makabawi ako? Ano? Yung bang ano, kahit isa lang? Ano? Isang kiss lang. Kontento na ako. Ano? Isang halik? Oo, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. May magagawa ba ako kung talagang baliwala ako sa'yo? Aba, at nagdrama pa. Sige na. Ano? Payag na ako. Ha? Pero sa cheeks lang, ha? Okay, sinabi mo eh. Ay, ang bilis mo naman. Ha? Hindi pa ka kita binibigyan ng go signal. Dinunggul mo na kagad yung muso mo sa pisik. Eh, ganun talaga. Kailangan akong bilisan para makarating kagad ako sa finish line. Kahit kunwari mo lang. Nakaisang buwan na kami ni Francis. Pero wala namang nagbago sa damdamin ko para sa kanya. Hanggang kaibigan lang talaga ang pagmamahal na kaya kong ibigay. Si Peter. Siya pa rin ang isinisigaw ng aking damdamin. Kaya, hanggang kailan, Peter? Hanggang kailan mo ko paghihintayin? Parang awa mo na. Magpakita ka na sa akin. Sino kaya ito tumatawag? Numero lang itong lumihistro sa cellphone ko. Hello? Hello? Sino to? Peter? Ikaw ba yan? Mr. Romantiko. Dear Mr. Romantiko, masakit isipin nasa kamay ng ibang tao ang aking magiging kapalaran. Kaya baliwala lahat ng aking pagsumikap. Kumbaga sa larangan ng palakasan, ang tangi kong pag-asa para magtagumpay ay yung tinatawag na win by default. Kaya wala na akong ibang magagawa kundi ang umasa na harinawa hindi na dumating ang aking kalaban. Hello? Peter? Ikaw ba talaga yan? Ano bang pinagsasabi mo? Ay, Francis! Ako nga. Bakit mo ako tinatawag na Peter? Ay, sorry. Namalik mata siguro ako. Wala kasing pangalang rumihistro dito sa cellphone ko eh. Eh, wala kasi akong load eh. Kaya hinirap ko muna itong cellphone ni Uncle. Ah, ganun ba?
Eh, bakit ka napatawag? Wala lang. Namiss lang kita. Pero mukhang ibang taong namimiss mo eh. Ay, I'm sorry, Francis. Namungulila kasi ako kay Peter eh. I miss him so much. Aray ko. Eto na naman tayo. Sorry. Sorry na talaga. Ginagawa ko naman ang lahat eh. Pero hindi ko maiwaglit sa puso't isipan ko si Peter. Ay, nakakaingit siya, Jessica. How I wish na sana maging si Peter ako. Kahit isang minuto lamang. At least mararamdaman ko kung paano ko magmahal. Pero hindi ako si Peter. At yun ang isang masaklap na katotohanan. I'm sorry, Francis. I'm so sorry. Sandihin ang pagtingin sa'yo. Bakit ganoon? Kung sino pang siyang tapat na magmahal, siyang madalas mabigo at magdusa. Samantalang yung mga taong paasa at walang pakialam, ang siya pang laging napag-uukulan ng pansin. Bakit ba hindi na lang akong mahalin mo, Jessica? Hanggang kailan ba ako maghihintay na tuluyang magbago ang tibok ng iyong puso? I'm sorry, Francis. Ginawa ko naman ang lahat. Sinubok kong ibaling sa iyo ang aking pagmamahal. Pero hindi ko magawa. Pinag-aralan kong mahalin ka. Subalit hindi ako natuto. Siguro talagang hindi natin maaaring diktahan ng ating mga puso dahil may sarili itong disposisyon at pagpapasya. At kung nahihirapan ka, ganun din ako. At hindi ko alam kung kailan matatapos ang ating pagdurusa at paghihirap. Ang hirap talaga, Irene. Hirap na hirap na ako. Jessica, ikaw lang naman ang pwedeng tumapos ng iyong paghihirap. Patuloy ka lang masasaktan kung patuloy kang aasa at maghihintay sa isang tao na hindi mo naman alam kung babalik pa nga ba o hindi. Okay lang maghintay. Kahit pa gaano katagal yan, kung alam mong meron ka namang hinihintay. Pero yung maghintay ka sa wala, naku, nakakabaliw talaga yun. Tama ka. Dahil malapit na talaga ako mabaliw. Ano bang problema kay Francis? Bakit pa hindi mo siya magawang mahalin? Wala naman kay Francis ang problema eh. Oh. Sa katunayan, sobra-sobrang effort niya. Ako, nasa akin lang talaga ang diferensya. Bakit? How about you? Nag-e-effort ka rin ba? Oo naman. Oh. Mahirap kaya magkunwari. Pero ginawa ko pa rin. Sa pagbabaka sakaling yon ang paraan upang makalimutan ko si Peter. Pero hindi eh. Dahil habang tumatagal, lalo ako namumulila sa kanya. Mm. And I hate myself for being like this. Mm. Ayoko na eh. Pero ayaw din akong tantanan ng lecheng pag-ibig na ito. Mr. Romantiko. Kahit kunwari man lang. Ginawa ko ng lahat, Mr. Romantiko. Subalit parang baliwalang lahat ng aking pagsisikap. Marahil ngayon, hindi talaga maaaring ipilit ang mga bagay na hindi na magpupwede. Wala na nga siguro kung ibang magagawa kundi ang sumuko at tanggapin ang aking pagkabigo. Ngunit, palaban ang aking damdamin. Kumbaga sa larong chess, hindi ako magre-resign at hayaan ko na lang na ma-checkmate ako ng aking kalaban. Hoy, Francis! Mm. Ang tagal mo nang tumira. Ha? Ako ba ang titira? Oo! Akala ko, ikaw eh. Ayan oh, naka-check ang bishop ko sa hari mo. Ay, oo nga no. Hindi ko napansin yun ah. Kaya nga isipin mong mabuti kung may pupuntahan ka pa. Aba, mukhang na-corner na ako ah. Ilang move na lang at checkmate na ako. Sandali ah, sandali lang.
isipin ko mabuti. Kaya mukhang dito. Bah, mukhang wala na akong tatakbuhan ah. Ah, kailangan ko na sigurong isacrifice ang aking queen. Matatalo ka pa rin. Ha? Nakaiwas ka nga sa checkmate, pero ganun pa rin ang mangyayari. Pinatagal mo lang ang paghihirap mo. Oo nga, no. Para lang si Jessica, Edwin. Darating din kasi yung panahong isasakripisi ko rin ang aking reyna dahil hindi naman akong tunay na hari sa puso niya. Malungkot na naman si Francis. Oo nga eh. Nung isang araw, ang sigla-sigla pa niya. Baka naman merong hindi magandang nangyari sa kanila ni Jessica. Eh, siguro nga. Alam mo, sa totoo lang kuya, naaawa na ako sa kanya eh. Dahil ilang taon na siya nagtitiis. Kung bakit naman kasi hindi na lamang siya maghanap ng ibang babaeng mamahalin. Eh, hindi yung ganun kadali. Lalaki rin ako at naiintindihan ko siya. Para lang isang kabanata ng buhay niya si Jessica. Kaya matatapos din yun balang araw. Tama na, Francis. Ha? Tapusin na natin ang ating pagkukunwari. Huwag, Jessica. Sinasayang lang natin ang ating panahon at lakas. Please. Wala naman kasi mangyayari. Dahil yun ang lagi mong iniisip. Eh, kahit naman hindi ko isipin eh. Pareho natin hindi matatakasan ang kapalaran naghihintay sa atin. Tayong gumagawa ng ating kapalaran dahil tayo rin ang pumipili ng landas na ating tatahakin. Hindi lahat ng bagay ay pwede natin piliin. Hindi mo nga pinili na maging lalaki ka nang ikaw ay ipinanganak eh. Hindi mo rin pinili kung sino ang iyong magiging magulang o kapatid. Pero pwede nating piliin kung sinong ating mamahalin. Ginawa ko na yun, Francis. Jessica. Sinubo kong piliin ka at mahalin. Pero kung kanino titibok ang puso ko, yun ang hindi ko kayang piliin. At kung magagawa ko yun, edi ikaw na pipiliin ko. Ikaw na nga asamin ko makasama habang buhay. Ang kaso, hindi ganun eh. Kahit anong pagsusumikap ko, hindi ko magawang kalimutan si Peter. Dahil siya ang mahal ko. Siya lang. At wala nang iba. Mr. Romantiko. Kahit kunwari man lang. Gusto ng sumuko ni Jessica, Mr. Romantiko. Nais niyang tapusin ang aming pagpapanggap, subalit hindi ako pumayag. Bagamat nahihirapan na rin ako, pinili ko pa rin ang manatili sa likod ng aking maskara dahil hindi ko kayang harapin ang masaklap na katotohanan. Kuya, pagsabihan mo ang kaibigan mo. Bakit? Anong problema? Ayaw niyang kumalas sa aming peke ang kasunduan eh. Hindi peke ang kasunduan niyo. Dahil pareho kayong nag-commit doon. At kailangan nyo yung panindigan. Sa bagay, tama ka. Hindi nga yun kasunduan namin ang fake, kundi yung aming mga damdamin. Tunay ang pagmamahal sa'yo ni Francis. Alam mo yan. At alam din niyang hindi siya ang tunay kong mahal. Jessica, hanggang kailan ka ba magigising? Kuya! Bakit hindi mo magawang imulat ang iyong mata sa katotohanan ng wala na si Peter? Bakit hindi mo nalang siya ituring na isang patay? Yun nga ang masaklap, kuya. Dahil kahit pa lumitaw ang bangkay ni Peter sa aking harapan, siya pa rin ang aking mamahalin. At hindi magbabago ang aking damdamin kahit pa 10 beses siyang mamatay. Ay,
Gusto kong makalimot. Magpapakalunod na lang ako sa alak. Francis! Tama na yan. Marami ka nung nila. Para 4 na boteng beer pa lang ito, Angel. Isang case ang nasa harap mo. Ubusin mo ba lahat yan? Kung gusto nyo, makijamin sa akin, ha? Baka, sarap pa. Ang lamig nitong beer. Kasing lamig po ng puso ko, Angel. Well, humubot ka na naman. Mukhang malalim ang pagkakabaon mo, kaya malalim din ang hugot, ha? Sobrang lalim po talaga. Hindi ko na nga po mahukay. Kaya mas maganda po siguro kung sarili ko na lang libingan ang aking hukayin. Kahit kunwari man lang. Nakakainip sa loob ng bahay. Kaya dito na lang muna ako sa terrace. Papalipas ang oras. At katulad ng dati, mangangarap na naman ako ng gising. Ay, nako. Hanggang kailan kaya matatapos ang nakakabagot na takbo ng aking buhay? Ay, may tao. Sino kaya ito? Kumusta ka na, Jessica? Peter? Ikaw nga ba yan? Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, dito na marahil matatapos ang aking pagkukunwari. Panahon na para harapin ang masalimuot na katotohanan punong-puno ng pighati at hinagpis. Para tuloy gustong kong mapakanta at gayahin si April Boy Regino dahil umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Hindi ko kayang tanggapin. Paano ng puso ko kung wala si Cheska? Paano ko ngayon sasabihin sa kanyang katagang, ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Di naman kita sinasadyang masyaktan. Ako nga ito, Cheska. Oo, Peter. Ikaw nga! Oh. Ang tagal kong hinintay ang mga sandaling ito na mayakap ka ng mahigpit. Ganon din ako, Cheska. Sabik na rin ako sa'yo. I love you. I miss you so much. I love you more, Peter. Miss na miss kita. Ay. Francis, bakit? Ano nangyari? Nabitiwan ko po yung tasa ng kape. Siguro may hangover ka pa. Andami mo naman kasing nainom kagabi. Pambira ka. Teka, sandali. Diyan ka lang at kukuha ko ng walis at dustpan. Huwag kang gagalaw. Baka mamaya matapakan mo yung bubog. Sakit yun. Nay, kahit po ilang bubog ang matapakan ko, hindi na po yung sasakit pa sa kirot at habding nararamdaman ang puso ko. Eh, mukhang lasig ka pa yata eh. Puro kadramahan na naman yung naririnig ko sa iyo. Hindi po ito drama, Nay. Dahil hindi naman po ako ma-acting. Yung po talaga ang aking tunay na nararamdaman. Oo na, naku. Oh, sige na. Diyan ka lang at awalisig ko itong nagkalat na bumog sa sahig. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Bigla akong kinabahan at parang ang puso kong nahulog sa sahig at nagkapira-piraso. Diyos ko, huwag naman po sana. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Hindi ka nagparamdam. Inatake nga sa puso si Mama. Nasabi mo na yan, di ba? Oo. Pero meron pa akong hindi nasasabi sa'yo. At yun ang ipagtatapat ko sa'yo ngayon.
Ano ba yun? May ibang babaeng gusto si Mama para sa akin. Ha? Huh? Sa katunayan, nakipagkasundo na siya sa kanyang magulang na kami ay ikasal. At nang hindi ako pumayag at ipagtapat ko ang tungkol sa iyo, inatake siya sa puso. Pero, bakit biglang hindi ka nagparamdam? Don't tell me na natuloy ang kasal ninyo. Nanganganib ang buhay ni Mama, kaya napilitan akong sumunod sa gusto niya. Itinakda na ang kasal namin, kaya iniwasan na kita. Hindi ko kasi alam kung paano ipagtatapat sa'yo. Kung ganun, may asawa ka na. Hindi natuloy ang kasal namin. Dahil tatlong araw bago kami ikasal, nagtanan siya at sumama sa kanyang boyfriend. At hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kumuha agad ako ng plane ticket at pinuntahan kita rito. Dahil ikaw, Jessica, ikaw ang babaeng gusto kong ihatid sa altar at makasama habang buhay. Talaga? Oo. At kung gusto mo, edi magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Mr. Romantiko. Kahit kunwari man lang. Napakasakit, Mr. Romantiko. Sobrang sakit. At ang mga sandaling yon ay mas nanaisin ko pang maligo sa sariling dugo dahil nalulunod ako sa sarili kong luha. Nang dumating si Peter, ay biglang nagunaw ang aking mundo dahil doon natapos ang lahat. Hindi na darating pang hinihintay kong ulan na didilig sa aking uhaw at tigang pangarap. Tuluyan ang napigtal ang hininga ng aking naghihingalong pag-asa. Ano? Hindi ako papayag! Wala ka nang magagawa, kuya. Dahil hindi mo kami mapipigilan. Siya nga naman, kuya Edwin. Hoy, huwag mo akong tatawagin kuya, ha? Oh. Hindi ko alam ang tunay mong pagkatao, eh. Kaya nga kita kinausap ng masinsinan dahil malinis ang hangaring ko sa iyong kapatid. Ah, basta! Wala akong tiwala sa iyo! Kuya, hindi ikaw ang pakakasalan ni Peter, kundi ako. At malaki ang tiwala ko sa kanya. Kahit na! Hindi talaga ako papayag! Tinawagan ko na si Papa. Luluwas daw siya papunta rito sa lalong madaling panahon. Pumayag na siya. Kaya huwag ka nang tumutol. Dahil tuloy na ang kasal namin ni Peter. Edwin, ito nang matagal kong pinangangambahan. Francis, hindi pa sure yun. Akong bahala. Huwag na. Hayaan na lang natin si Jessica kung saan siya magiging masaya. Pero paano ka? Anong gagawin mo? Noon pa man, tanggap ko nang hindi ako mahal ng kapatid mo. Nagbaka sakali lang naman ako eh. Yun nga lang, nabigo ako. Pero okay lang. At least sinubok ko. Eh, ano ngayon ang balak mo? Gusto kong makausap si Peter. Ha? Eh, para ano pa? Don't tell me, sasapakin mo siya. Kung pwede nga lang sana. Pero, kailangan kong maging support. Bagamat mahirap, isisikapin kong tanggapin ng maluwag sa dibdib ang aking pagkatalo. Kahit kunwari man lang. Best wishes ka. I wish you all the best. Salamat, Irene. Sana balang araw magka-jowa ka rin. Ay, naku. Sakit lang ng ulo yan. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa natatagpuan ang true love mo. Bahala na si Cupido kung kailan niya ako papanain. Hoy, akong bridesmaid mo. Siyempre naman. Automatic na yun. Si Francis,
Hindi mo siya kukuning best man? Ay, ano ka ba? Hindi ako sadista, no? Kawawa naman. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng hapdi at hirot ang kanyang pinagdadaanan. Mr. Romantiko. Kahit kunwari man lang. Mr. Romantiko, itinakda ng kasal na Peter at Jessica. At ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib ay siya ring takdang sandali na kung saan ay malilibing na sa hukay ang puso kong matagal nang nanlalamig na tulad ng isang bangkay. Isasara ko ng telon dahil tapos na ang aming palabas at pagkukunwari. Paano pa lang parents mo? Eh, hindi ko talaga makumbinsi si Mama dahil masama ang loob niya. Pero pumayag na si Papa. Dadalo siya sa araw ng kasal natin. Kung sa bagay, si Papa rin lang ang makakadalo sa ating wedding dahil matagal lang wala si Mama. Siya nga pala. Nabanggit sa akin ni Kuya Edwin na gusto raw akong makausap ni Francis. Sige, kausapin mo. How about you? Nag-usap na ba kayo? Siyempre, kakausapin ko siya. Pero, mauna na kayo. Mabait si Francis, kaya alam kong magiging maayos ang inyong pag-uusap. Aminin ko, Peter, inggit na inggit ako sa'yo. Pero dahil gentleman ako, kaya tatanggapin ko ng maluwag sa dibdib ang aking pagkatalo. Salamat, Francis. Pero hindi naman dito natatapos ang ating pakikibaka sa larangan ng pag-ibig. Maraming darating na pagkakataon sa'yo. Ewan ko, mahirap kalimutan ang isang katulad ni Jessica. Tama ka. Kaya nga sinikap kong makauwi. Hindi ko siya magagawang tikisin. Mapalad ka dahil ikaw ang kanyang minahala. Kaya sana naman, alagaan mo siyang mabuti. At huwag na huwag mo siyang paluluwain. Dahil malilintikan ka sa akin. Mahal na mahal ko si Jessica. Kaya umasa kang hindi mangyayari yun. Hindi ko siya magagawang sak at lokohin. Patawarin mo ko, Francis, kung nasaktan ko ang damdamin mo. Patawarin mo ko kung hindi ikaw ang minahal ko. Jessica, wala kang dapat ihingin ng tawad. Dahil hindi mo naman kasalanan kung kay Peter tumibok ang puso mo. Salamat naman at naunawaan mo ko. At idinadalangin kong tagpuan mo ang babaeng tunay na magmamahal sa'yo. Hangad ko rin ang kaligayahan mo sa piling ni Peter na way maging maayos ang inyong pagsama. Salamat, Francis. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Kahit ito'y kunwari lamang. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, natuloy ang kasal ni na Peter at Jessica. At hindi na ako dumalo kahit ako pa'y kumbidado. Hindi ko kayang saksihan ang pinakamasaklap na sandali ng aking buhay. At naintindihan naman niya ako. Sa ngayon ay may dalawa na silang anak. Samantalang binata pa rin ako. Naka-move on na ako. Pero hindi ko naman kailangang magmadali dahil umaasa kong darating din ang tamang babae para sa akin sa tamang panahon. Hanggang dito na lamang, Mr. Romantiko, at naway kinapulutan ng aral ng iyong taga-subaybay ang aking kasaysayan. Marami pong salamat at lubos na gumagalang, Francis. Kahit kunwari man lang.
mga taga Deparo, Caloocan City, marami tayong taga-subaybay dyan at labis-labis po kami nagpapasalamat sa ginagawa po ninyong pagkikinig sa ating palatuntunan. Francis, salamat sa pinadala mong kasaysayan. At alam kong hindi lang naman ikaw ang nag-iisang nagkakaganyan. Napakarami ang nagmamahal subalit hindi po sila minamahal. Kaya lang huwag nating damdamin ang ganitong sitwasyon. Katulad mo, Francis, ang minamahal mong si Cheska ay napangasawa ni Peter. Oo nga, ikaw ay ina niya yan dahil kaibigan ka, subalit siyempre masakit para sa iyo ang masaksiyang ikinakasal ang babaeng mahal mo, kaya hindi ka dumalo. Ngunit naniniwala ako na sa paglipas ng mga araw, ikaw ay makakapag-move on. Mawawala ang lahat ng kalungkutan mo sa buhay sa sandaling makatagpo ka ng babaeng tunay na mamahalin. Para sa ating lahat, mga kaibigan, paalala po, ang mahalaga sa isang tao ay yung makadama ka ng pagmamahal. Kahit sabihin pang sa pamamagitan ng kunwari lang. Dahil mapalad daw ang umibig kahit mabigo. Dahil naranasan niya ang magmahal. At yan ang naganap sa iyong buhay. Salamat na muli, Francis, at ang gumanap sa iyong papel bilang Francis, walang iba kundi si Phil Cruz. Nakasama sina Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, Alan Ortega, bilang Cheska Chikit Amor, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga giliw naming tagasubaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat magagandang kasaysayan ng pag-ibig at magagandang awiting itinatampok namin sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko.